Last year, so meron pong mga issue. Salamat po sa inuwan mo, sobrang appreciate ko.
At saka, tinur niyo po ako sa Jerry Celis, sa studio. Masaya po yung live. Oo, yun. Ano may issue siya last year. Siyempre, pinagtanggol ko siya kasi kilala ko naman siyang bata, kilala ko yung pamilya niya, yung mga daddy niya. So, yun. Tsaka, siyempre, love ko to. Nagsama ko siya sa pelikula. Alas lahat naman ng mga nakakasama ko sa pelikula, talaga nagiging close ko. Parang mga anak ko, nagiging totoong anak ko sila sa totoong buhay. And yung support ako sa kanyang bukod doon sa personal niyang buhay, yun, tinur ko siya sa GMA. Kasi ito ang Studio 7. Ito ang pinakala ng studio sa GMA. Ito ang mga dressing room, shower, camera room. Ganun. Okay, this is, makakaasa pa ba kami na nalabas ka sa kabila? Sa ABS-CBN yes. Mo? Opo, for sure. Kung sakaling, sa ngayon ko kasi hindi ko pa din po sigurado kung ano po magiging desisyon ng management ko din po at saka ng pamilya ko. Pero makakaasa po yung ABS-CBN na wala pong nagbabago sa pagtingin ko sa kanila. Mahal ko pa din po siya. Thank you so much. Parang nasa doon kayo. Boga! Last na lang. I think lahat ng nandito tungkol sa iyo parang inang. With exception of two. Sabi nga rin mabay, parang tuloy niyo sa iyo parang tanging niyo. Oo. Kahit naman yung mga ibang, tagahanga, kahit tinatawag akong mama. Kaya mo siya sabi ko, kuya, masaktan niya ako sa akin. Kaya ako na, basta mama kita. Okay, Brad, okay tayo dyan. Kaya siguro sa lakas ng mother instinct ko, parang sa akin, ang happy-happy ko, parang natay ako sa bawat isa sa inyo or sa kanila. Last na lang, yung sa linggo? Sa linggo? Kasi kanina, nandag sa akin yung best friend ko na pare, na parang merong libreng pabinya sa Quiapo at kinuha ko pinang ng mga bibinya dyan. Parang, ano to eh, sponsor ng Radio Veritas ng Catholic, ano, na radio. So yun, kinuha nila akong pinang. So sa Sunday, nandun ako at mag-aalak ako sa binyag sa mga taong hindi ko kakilala. Okay, so ako ang kanilang, ano, major nina. Thank you.